Dante, desde Francis, kayo ngayon ay nasa inyong tahanan, kayo ngayon ay nakikinig sa kanan ng misa, kayo'y nagpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay ni St. Francis sa atin, na ibigay niya sa atin upang meron tayong maging modelo sa pagmamahal sa kapwa. At ibigay niya ng Diyos sa atin ang guardian angels upang tayo magdasal sa kanila at tayo din ay magiging mga anghel sa kapwa natin. So angels means messenger of God, being sent by God. So tayo din ay katulad ni St. Francis, binigay din ng Diyos sa bawat isa sa atin upang tayo ay magiging anghel sa bawat isa sa atin. Kapag sinasabi ng anghel, ibig sabihin, handang mag-alay, mag-protect sa bawat isa sa atin, hindi nangangaway. Kaya yung mga estudyante ngayon na nasa tahanan, kung ilan kayo magkakapatid dyan, kung kayo hindi nakasundo, nag-aaway sa laptop, kung hindi magagamit ng laptop, nag-aaway sino sa tama kay mami, sa karintin, upang makalabas, kahit nasa po sila, hindi bababa, ay huwag na tayo nag-aaway. Tayo yung magiging mga anghel sa bawat isa sa atin. Kaya to students and parents na paaralan ito, St. Francis, ay inanyahan ko na magbahagi sa pagtilingon natin sa kamustahan ng mga anghel at kay St. Francis. Upang maging kapatid ko na sa banal at pagpasalamat, aminin natin na ating mga kasalanan at pinitin kapatawaran sa buong may kapal. Inaamin ko sa pagkakamit ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lumahan akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa. At sa aking pagkukunan, kaya sinasama ko sa mahal na Diyos Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ng Diyos. Kawan din ang makapangalihan ng Diyos, patawarin kayo sa aking mga kasalanan, patuloy tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Sa di marinig na pagsubay tayo, hindi na rapat mong
subo ang mga lumihel upang kami talagang. Patalagong kami kanilang kami ipagsangkalan at naging naligay kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasabala ang mga lumihel. Amen. Upo mo na lang at namin sa pagpapahalagin sa kalangitan. Unang pagbasa, nabasa mula sa aklat niya. Sa binahe na nangyong Diyos, ganito ang sinabi ng Diyos sa iyo. So, isang rin sa kabakang at sa mga mga at nagkikipala mo na ito na ang mga 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 sa kapatid. Dahil sa sikat na araw, hindi kami wala ng mga para dangit na inayos ngayon thank you.
Sumanyo, Panginoon. Ang muling balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, kawawa ka Korasin, kawawa ka Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa dito sa inyo, disinsanay mo na kung na silang nagdamit ng sako at naupo sa abo, upang pagkilalang sila ay nagsisisi. Sa araw ng pagpupo, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw ang kapernaum, ibig kong pataas ang langit, ibabag sa kasahalis. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsubo sa akin. Ang maruting balita ng Panginoon. Sa panahon po ito ngayon, na kayo
Subalit, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil mayroon tayong Panginoon sa mga pangyayari na. Mayroon tayong Panginoon na nagmamahal sa atin. Yan po na asahan natin na maging modelo si San Francisco sa kanyang pagtiwala, sa kanyang trust sa Panginoon. Napakalaking po kanyang pananaan sa Panginoon na iniwan niya ang lahat ng mga kayamanan niya, hindi siya kanila. Siya yung yakin. Iniwan niya ang kanyang mga kayamanan, yung kanyang mga realidad na binigay ng kanyang atay sa kanya. Ito yung kanyang binibinta at ibinibigay sa mga panihirap. Dahil nakita ni St. Francis kung gaano siya kamahal ng Panginoon. Kaya ito yung dahilan kung bakit ganun na naman ang kanyang pagmamahal sa mga nangyayari ng Panginoon. Lalo-lalo na sa ating kapwa. Kaya nga sabi niya sa Panginoon, sinilang na namin, Lord, make me an instrument. Lord, gawin mo akong daan. Gawin mo akong instrumento. Gawin mo akong tulay. Make me an instrument. Where there is hatred, let me bring love. Where there is division, let me bring unity. Yun po yung panalangin ni St. Francis. Yun po yung pag-aray ng kanyang buhay para sa kapakanan ng dilikha ng Panginoon. To that step, sinasabi niya, Brother Sam, Sister Moon, kadugtong na ang kanyang buhay ang kalikasan. Tuloy sa mga nagkasakit sa virus na ito, sa mga nawalan ng buhay sa virus na ito. Subalit, masasabi ko na itong virus na ito ay isang blessing in disguise. Dahil ayon sa mga scientists, bago pa ang pandemya, kapag patuloy ang ginagawa ng mundo, barabara na lang, walang disiplina. After 30, 50 years, ang mundo ay nakakalasa na. Kaya kailangan na humanap ng ibang planeta. Kaya kailangan na pumunta sa Mars o pumunta sa Juan. Maghanap kung pwede parang tumira doon sa Mars, pwede parang tumira doon sa Juan. Dahil nakakalasa na ang mundo after 30, 50 years. Dahil sa pollution na ginagawa ng tao. Subalit dumating ang pandemya ito, lahat ng scientists ay nagsasabi, nakahinga ang mundo. Yung ilog na napakaitim bago ng pandemya, ngayon ay naging malina. Yung mga lupa na walang damo, walang umukawin noong panahon ng pandemya, ngayon ay nangabot na yung damo. Ngayon ang puno na ng tumundo. Nakakahinga ang mundo, buong mundo, biglang guminto. For several months, hindi lang ng buwan, hindi several months. At tayo hindi na mamamatay after 30 years or 50 years from now. Dahil nakabawi na ang mundo. So, hindi ko naman sinasabi ang maganda kung pandemya yung nangyayari sa atin. Kung hindi, ito ay kasama
sa mga kalupo, biyaya ng Panginoon sa mundo. Kapahin na niya ang mundo, ng bago ng mundo, makahapon niya ay nalang dito sa rato. Sa buwan, lahat sa mga tao doon, bago ang pangbili niya, kung hindi puso o iniisip. At walang kontrol, nalit na bahay, nabukin niya ng dali, karindiriya, restaurant, wala ang CR. So doon hindi mo sa saan, doon hindi mo sa saan. So ang pinaka-problema na dapat, wala pang pandili niya, ay kung saan iinom ng tubig, kung saan kukuha ang malinis ng tubig. Subalit, doon ang pandili niya ngayon, hanggang ngayon. So nagdago na, wala na pwede niya bukas ng restaurant na hindi na ranyo sa utopo ng pandili niya dito. O, maraming malinis ng tubig. Bumuha. Kaya, yun po ang mga parents natin, kaya si Francis, kasama, siya po talaga ang namutulat sabi natin, Father of the Environment, Protection of the Environment, na tinutuloy niya yung kalikasan ay kamutong ng kanyang buhay. Kaya may students, kahit kayo yung nasa bahay ngayon, isa sa mga problema, kami just na kung pagtapo ng basura ng face mask. Isang sana may tapapo ng face mask. But there are 7 billion people in the world wearing face mask. E kung araw-araw ay nagtapapo ng face mask yan, mayroon 7 billion face mask. Every day na pinatapo. At hindi naman ganito sa ating Pilipinas sa ating itatako kaya ang mga kapataan sa bahay tinutukot sa atin ng UX na iwaray ng kasurahan para sa face mask hindi po pwedeng i-recycle dahil meron po siyang virus baka infected kaya kailangan napakaraming natutunan sa pagkistahan ito recycle. Napakaganda po yung tinuturo ni St. Francis sa atin tungkol sa pag-arwa ng kalikasan. Kahit sa bahay nyo, huwag kayong buong araw yung Facebook. Maglinis na. Tumuro na lang sa magulang. Maglinis sa siya. Dahil hindi magkaklag din yung drinks. Magtapo lang kung saan-saan na basura. Yan po ay paalala sa atin ng ating patron saint na si St. Francis maging maarwa sa kalinisan lalo-lalo sa kalikasan sa kapaligiran lagi na po ito yung napakaraming hamon sa atin subalit ngayon, binigyan tayo ng pagkataon na magbago ng ugali kung naman taong kung saan-saan kung hindi magbago ng ugali protektahan ko meron ngayon upang patuloy ng buhay sa mundo ito. Ayon rin medyo may nagdiriwa ng pagkakaroon ng mga anghel. Ang mga anghel na po isipin yung mga kapa na makikita natin sa mga drawing. Ilusyon na po yun, drawing po yun. Wala po sila kapa. Sila po yung ginagawa ng Panginoon Spirit. Subalit, sila po ay nagdadala ng presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Angel and God bring bearers to God, listeners of God's word. Tayo rin ay hindi magiging anghel sa kapwa natin. Kapag tayo ay nagdadala ng pagmamahal sa kapwa natin. So lalo-lalo na sa mga kasama natin sa pamamahal ninyo, kung nasi dati, huwag masyado kayo ng puno, huwag masyado kong palamay. Be friendly. Be a loving person. Ibig sabihin, makita, kapwa.
magbigayan, magpasensya. Kung may kapatid mo dyan, pinisan mo dyan sa bahay, gamit mo naumusan ka, pasensya na lang. Patience is the key towards happiness. Kaya mga dear students, sa panahon ito, na tayo nasa pandemya, bibigyan din sa katawan ng Panginoon na magdilay-hilay kung paano tayo masunod sa buhay ni St. Francis, magbasa ng life ni St. Francis sa Google. Mahali na lang yan, marami na doon na makikita mo na life of St. Francis of Assisi. At ang mga naman ang bukasiya at sundin natin siya dahil siya po ay minamahal ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa Kapwa. Amen. Gracias.
Thank you.
sarana dahil kanyang nangarapat at umayong sarap mo para matulungan sa iyo. Isinasama naman yung nagsasara sa katawanan ng Ni Kristo ay matutunan sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingan ng simbahan na ganap sa mundo ay hindi kususin kung may sapag-ibig. Kaysa ni Francisco naman ng Papa na lalawag ng Ni Kristo ang mga kapalian. At anahan mo rin ang mga kapatid ng Pilahimlay na nagpakasal sa rin rin mabubuhay dahil hindi naman ang mga kumanaw. Ngayon po nito, alam mo ang mga makalang sa buhay na kumanaw. Kawalan mo sila sa presensya sa kanilagan, kawalan mo sila sa kanilagan, makasalo sa buhay at walang makas. Kaisa ng mahal na binig na rin ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na sinunod sa Jose, kaisa ng mga gusto na at ng mga banana, kay San Francisco de Asis, na namuhay na sa negrig na galugod mo sa iyo. May pagdiwang na maraming pagpupulin sa ikarangan mo sa pamamitan ng lahat na namin Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamitan ni Cristo, kasama na sa Kanya, lahat ng pagpupulin sa iyo. Diyos ang mga kapanalihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Si Jesucristo.
Tunggulnya kami berada pada saya atau kami menyebabkan kesalahan pada lubang pemilik kami yang pada peka kayu saya yang pada uban kesalahan yang Spirit Santo berpasa dalam menanggung. Lalu kami yang pada menanggung ayo lagi sumai jiwa mati gaya yang Thank you.
Praise the Lord.